Okay, so guys, sa video na to, mag-update lang tayo dito sa mga rabbits natin, sa mga doves natin, tapos dun sa mga mices natin. So, yung mices natin, yung huli na natin. Okay, so let's go to the video. Okay, so guys, start tayo dito sa mga rabbits natin. Madami silang dahon, yung iba pinaglalaruan na lang nila. Hindi nila kinakain, pero kinakain nila yan. Yung mga nandito rin, ganun din, ayan o, nasa lapag lang. Aalisin natin ngayon yan. Tapos, dito wala naman tayong problema dito kasi kinakain niya lahat ng pagkain. Cowboy castador natin. Tapos, as you can see, meron na tayo ditong kwan. Andito na yung kwan natin, yung isa nating breeder na pinakasta sa bagong sikat, kila kwan, kila Brian. Shout out, tsaka kay Anthony, shout out. Yan. Kila Tita Rita, shout out din. Nako, natanggal na, baklas na agad pala. Okay, so inalis na natin siya doon kasi maliit. Maliit yung space, malaki yung nesting box na dala ni Mama LB Likup. Shout out po kay Mama LB Likup, kaya inalis na natin siya roon. Dito siya kasya. So ang ginawa natin, basically nilagyan na natin to ng harang sa gitna para maging kwan siya. Ah guys, kwan nga pala, Happy Chinese New Year to all of you, lalo lalo na sa mga Chinese nating fellow friends dyan. So nilagyan na natin ng harang. Ang ginawa natin, puro kwan lang to, puro plastic tie lang na ganyan. So ang problema, ito natanggal na yung nasa baba. Okay, alam naman natin na territorial ang kwan. Ayan, ilawan natin ang mga kwan, ang mga female rabbit. Okay, so ito yung nesting box niya guys, malaki to. Sa 22 pa siya mag aanak sana. Kundi siya na-stress sa paglipat natin. Pero ngayon lang naman siya nalipat guys. Ngayon lang siya nalipat. So sana hindi siya stress. Kaya andito yung tatlo. Pero ito tatlo na to is magti 3 months na on 14. That was Monday. I think so. Ano ba ngayon? 12? Tama. That was Monday. Okay. So, paghihiwa-hiwalay na natin kasi mag-aaway-aaway na yung mga yan. May suporta pa rin tayong tubig doon. May, kung yan, may ivermectin yan, yung tubig na yon. So, kahit na may tubig sila dito, ayan, kita nyo naman, dalawa na yung tubig niyan. Dito kay Kwan, kay Negay, tapos sa kanilang tatlo. Tapos wala na yung loop dito, di ba? May loop, nahihirapan mag-transport yung kwan, yung tubig. Kaya inisang ganyan ko nalang, pinutol ko, yun yung kaputol. Yun yung kaputol. So, magpapakain tayo ng rabbit muna. Pagay muna natin dyan yung mga yan. Pakain muna tayo ng mga rabbit. Konti-konti lang naman ako magpakain ng rabbit. Yan lang muna, lalagyan natin. Mas mabilis kasi yan. Tapos open natin yung pinto. Hindi naman lalabas yung mga yan. Takot lumabas sa kulungan itong mga ito. Hindi tumatalon. Tapos bumili tayo kahapon ng feeds nila. Konti lang yung feeds na nilalagay natin. Ganyan lang. Para lang kwan. Ayan. Malaki kasi yung takalan natin. Kaya binabawasan natin. Tinatansya lang din naman natin. Nagwawala na sila. Yung ibinibigay natin, ayan, ibinibigay natin sa kanila, tinatansya lang natin para hindi tayo mag-overfed. Mahirap mag-overfed.
Tapos bibigay lang natin itong mga to. As you can see, oh, upod na yung kainan niya. Kunin natin kainan ni Negay. Lalagyan din natin. Isang slot lang naman yung kulang natin. Negay na rin. Yan, GMP3 pa rin pinapakain natin guys ha. GMP3 kasi doon sila sanay. At proven na rin natin yung GMP3. Kaya hindi natin aalisin yung GMP3 sa pakain natin. White. May mga pangalan naman yung lalagyan nila guys. It's gray. Gray. Ito gray, gray. Pasok. Nagmo-molt sila guys. Nagmo-molt sila ngayon. Ito tapos na mag-molt. Ito nagmo-molt. Kaya madaming ganyan. Okay, so doon sa tatlo, itong last na lalagyanan. Pero dadagdagan natin dahil tatlo sila. Hindi nila naubos yung tubig nila, may ivermectin. Dagdagan natin to kahit mga kalahati ng scooper natin. Kasi tatlo sila roon sa kulungan. Ayun na. Yun lang ang problema, malalaki na kasi sila. So, ayun na, kumakain na sila. Okay, so dito kay Castador, mamaya na lang natin bibigyan yan. Punta tayo dito sa mga mice natin guys. Update lang tayo sa mga mice natin. Guys, ito yung mga bago nating breeder. Ito, yung pinakabago to, pinakalatest. Madami sila eh. Ilan ba yun nandito? 1, 2, 3, 4, 4. Tapos yung mga old breeder natin, mahihina na yung katawan guys. Kaya wala na rin yung lalaki. Tapos may mga binta. Ito, nabenta natin kahapon. Pinambili natin na pakain nila. Yan yung sinasabi ko na kapag dumadami ni mga alaga ninyo is sarili na nila ipapakainin nila. Okay, tapos meron tayong old breeder dito na malakas magkwan. Malakas mag-anak. Actually, napakadami niyang anak. Solo lang niya yan. Kung titignan natin, buksan natin. Mga pagkain pa sa ibabaw. Hindi na shoot kasi sa ibabaw lang ako naglalagay eh. Nagkakainin naman niya yan. So, hindi ko pa ito bilang, itong mga anak niya. So, 1, 2, tapos 3, 4, 5. Hindi ko mabilang kung ano nasa ilalim. Pero, tingin ko more than 10 to. Yung anak niya. Old breeder na to ah. Malapit ang dumilat yung mga to. Yung iba, dilat na nga yata eh. Malapit na kumain yung mga yan. So, bibigyan natin ng pagkain. GMP3 din yung, ay, Integra din yung pagkain natin, guys. Yan. So, kakain na sila. Tapos yung tubig, meron pa. Ay, wala na pala. Mamaya natin lalagyan. Pagkatapos natin, lagyan lahat ng mga maisas natin na pagkain. So, ito mga new breeder natin. Pinapahinga ko muna sila para magkuhan sila, tawag dito. Yung hindi sila masyadong magamit na magamit. So, meron tayong kakapanganak lang. Actually, parang kahapon lang yung isa rito. Tatlo to. Tatlong babae to na mice. So, ang anak nila, yan. Hindi ko pa bilang yung mga yan. Yan yung anak nila. Hindi ko bilang tong mga to or kung may meron silang kinuhan dyan. Minasaker. Pero tong mga bago to, talagang basal na basal sila. So, papakainin natin. Lagyan natin ng pagkain. Yan, para makabawi sila. So, tatlo, di ba? Ang ginawa ko dyan, ang ginawa ko dito, guys, buntis pa lang sila, pinagsama-sama ko na sila. Para yung friendship nila is mabuo nila. Okay, so tatlo yan. Hindi ko lang alam kung may namatay dyan. Nanganak na lahat yung pinakamaliliit dyan, kahapon lang lumabas. Sana mabuhay, pero mga kwento, mga bagong breeder to, mga to. So, ito yung maternity natin na kwan, na bin. Okay, so meron pa tayong maternity na isang bin ito. Galing dito sa mga recently new breeder natin. Ilan yun nandito? 1, 2, 4. 4 sila. So, di ko alam kung kailang mga nganak. So, ang ginagawa nga natin, isang male lang talaga. Kung kaya lahat. Isang male, tapos bahala na siya ron kung ano yung gagawin niya.
So tingnan natin. Ito yung mga bago nating breeder na mga buntis. Ayan. So parang iba hindi yata buntis ah. Inihiwalay ko na sila para dito na sila magbumuo ng friendship and everything. Para pag nanganak sila, hindi nila kakainin yung mga anak nila. Okay, so ayan sila. Maternity din natin yan. Diyan din sila mga anak sabay-sabay. Para maiwasan natin yung pagkamatay ng mga baby. Kasi hindi nga sila magpapakasta. So ang ginagawa natin guys, para marami. So nagtatalo nga pala, may talo nga pala ulit tayo. So ito na yung update natin. Doon sa mga mice, basta isang male lang. Depende sa inyo kung ilang bins yung gagamitin ninyo. Nasa sa inyo naman yon, yung ilang bins yung gagamitin ninyo. Pero yung bin to kasi is ganito nga. For example, sa maternity, ang screen ng bin natin, for example, ito yung maternity bin natin. Ang screen ng maternity bin natin is ma-pino. Pino yan, no? Pino. Ganito yung kwan. Hindi siya yung kwan, yung half inch by half inch. Ito mas pino to. Halos pang sulandra to eh. So ito bakante to. Pag meron ulit mabubuntis, dyan natin ilalagay, ihihiwalay natin sa tatay. Okay, so isang male dito, isang male, apat na female, may isang male din dito, kaya lang hindi pa yata productive. Ayan. Tapos dalawang female kasi nakahiwalay yung ibang female. Okay, so dito sa old breeder natin, papahinga muna natin sila para hindi sila masyado malaspag. Ayan. Ganun lang yung nagawa ko para madami. Tapos may nagtanong kung ilan yung edad ng mice para maging progressive na siya, para maging breeder is 1 month and 6 4 days, 1 month and 4 days or 7 days, mga ganun. So halos nasa kwan yun, 37 days or 30, mga 37 days. So, yun yung maturity age nila. Pero, depende pa rin sa kanila. For example, tulad nito, matured na tong mga to. Pero, ayaw pa nilang magpa-asawa sa lalaki. Kaya, hindi pa sila nabubuntis. Depende rin yun sa kagustuhan ng mga mices. Kung gusto na nila agad, maglandi. Okay, so, yun lang. Tapos, sa mga vitamins, dinadamay ko na rin sila sa vitamins kasi nakakuan tayo. Nakaganito tayo, tawag dito, 16 liters tayo na bucket. Okay, ang mga vitamins naman, depende kung ano pinapainom ko dito. Nag-ivermectin din yung mga daga natin guys. Nag-ivermectin din sila. Nagde-dextrose powder din sila. Nagde-dextrose powder din sila and everything. Nagpo-probiotic din yung mga yan and everything. So, kung ano yung nai-intake ng mga rabbits natin, nai-intake din ng mga mices natin. So, talagang kapag bumili ko ng feeds, sulit talaga. Kasi halos silang lahat, halos lahat ng mga kwan dito, ng mga alaga natin, is gumagamit talaga ng feeds na to. Okay? So, doon sa nagsasabi na hindi maganda sa kwan, yung GMP3, well, totoo naman. Yung problema kasi, doon sa mga rabbit ha, sa mga rabbit. May nakita kasi akong vlog na ganun. About sa Integra, sa GMP3 or whatsoever na feeds na pang manok. Actually, yung Integra by Bimig yata is hindi pang manok to. Pangkwan yata yung pang baboy. Yun ang alam ko. Kung mali ako, just comment down below. Tapos, yan na rin yung pinapakain ko dito sa mga alaga nating dubs na to. Kaya yung mga katawan nila talagang malulusog talaga, tas malalaki. Dati ang pinapakain ko dito sa mga to is birdseed, yung mga maliliit na bilog. Birdseed dati pinapakain ko dyan. Ang problema, ano ba naging problema? Ihiwalay ko pa sila dito sa binibili ko. So ang ginawa ko, para yun na rin yung kinakain nila. Kinakain naman nila. Okay, wala naman tayo nagiging problema kasi nga may probiotics na nga yan. Tapos may organic selenium na nga yan, yung Integra 3. Okay,
So, yun lang yung update natin. Bukod sa madami pa tayong dahon ng saging para sa mga bunnies natin, madami rin tayong production at nakapagbenta na rin tayo ng mga maises kahapon. Tapos yun na nga, pinabili na nga natin ng feeds. So, kaya ako talaga, talagang ang cycle ng kwan ng mga magiging alaga, lalo na sa rabbit, mas mahal yung rabbit kaysa dito sa mga kwan. Ito per pieces to, ang bigay namin, 25 per piece. Kwan pa lang yun, ha? Semi-adult pa lang yun, ha? Hindi pa adult na maisas yun. So, kaya importante yung mga ganyan, no? Para alam ninyo kung saan kayo kukuha. Old breeder, new breeder, para alam ninyo kung hanggang saan yung kwan. Yung productive nila. Okay? Kung hanggang saan yung production nila. Ito, mga bago to, puro basal yung mga yan. Ito, basal, 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 basal. Tapos ito, semi-old na tong mga to. So, dun pala makikita nyo na yung kwan. So, kung dun sa nagtatanong kung ilang kwan, depende. Kasi, you can check out dun sa Google kung ano na yung age nung mga maises ninyo. Ito kasi, konti, papunta na ng hopper mice to, eh. Itong mga nandito, eh. Okay, tapos yun nga, lagi lang lalagyan ng tubig. Eh, may bakante tayo kasi nga, yung dalawa, walang laman. Lagi lang lalagyan ng tubig yung mga tubigan nila. So, hindi naman tayo nawawala. Kaya lang, ang bilis na maubos sa 16 liters natin. Kasi ang umiinom na dyan is 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Walong bunnies na yung umiinom dyan. So, talaga mabilis ang ubos. Siguro mga after 3 days lang or after 2 days, ubos na agad yung laman yan. Walang leak yan, ha? Okay, so yun lang yung update natin. Guys, sana may natutunan kayo. At sana din, panoorin nyo to. Tapos, ikalembang nyo. Tapos, subscribe. Alright? So, yun lang. Yun lang. So, bye-bye.